guys, my name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed estate broker and entrepreneur. Maganda ating video ngayon today dahil kasi ito ay regarding about refund ulit. So, marami na akong nasagot na question and this is part 3 ng ating refund. And nagpapasalamat ako sa mga nag-send sa akin ng mga question about their property concern. And marami na tayong nasagot. So, if you really want to watch my part 1 and part 2, I can type yung mga link ng mga video nito para mapanood niyo yung link na yon. So, para mapag-aralan nyo, kung maaaring meron kayong mga concern about your real estate property or meron kayong mga nahalin tulad dun sa mga sitwasyon, dun sa mga na-encounter kong questions, maaaring makatulong din sa inyong concern sa inyong real estate property. Diba? Or may matutunan kayo dun sa mga situation na ito. And about naman sa atin, kung gusto nyo naman mapanood regarding about Paseda Law or regarding about 6552 na batas about the right of a buyer sa isang real estate property and refunds, meron rin akong video yon. I can provide it to the description below para meron rin kayong reference about the law. Okay guys, yan ang maganda sa YouTube, na express mo yung mga ideas mo or yung mga messages or mga concern. Nakakatulong ako sa mga buyers and sa viewers. And nakaka-educate ako sa mga ating watchers sa YouTube. Ang pagbabayad ng property ay isang malaking responsibilidad. Kailangan natin alamin ang mga pansiya, procedures, at payment terms. But pag-refund, kailangan rin natin alamin ang mga concern ng mga clients, kagaya nito. Sir, tanong ko lang po, gusto ko na po namin mag-stop ng hulog namin sa down payment sa bahay. Kasi po, baka po mag-resign na ang asawa ko sa work as an OFW. Kung pwede po ba namin i-refund ang hulog namin ng 8 months, salamat po sa sagot. Sa akin, I always, lagi kong sinasabi sa mga, lagi sa channel ko, sa iba kong video, sa pagbibili ng property or bahayan or condo na gusto yung bili, maganda na may sarili tayong tahanan. Maganda may sarili tayong bahay. Dahil para yan sa ating pamilya. But, dapat alam rin ninyo yung responsibilidad ng pagbibili ng property. Kasi kung pasok ka na sa isang transaction na kasama na yung agreement nyo sa developer or sa seller na tinatawag sa property, at meron na tong payment option. Alam din natin ang down payment maaaring 12 months to 24 months. Depende yan sa pinag-usapan dun sa kontrata or pinag-usapan dun sa project na ito-turn over. So, papasok pa kayo sa bako. Since hindi nyo na-estimate o na-evaluate, ito ang problema natin minsan. Masyado tayong excited bumili ang ating bahay. Kaso hindi naman natin napag-aaralan sa budget natin kung kaya na natin bayarin yung down payment at makapasa sa bangko. Ayanin natin, dapat responsable natin yan as a buyer na pag-aralan yung ating financial security or financial roadmap para makabili kayo ng sarili niyong property. Hindi birong bumili ng property. Ang presyo ng property ay million. Hindi naman siya yung bibili ka lang ng suka or what. Dapat talaga may preparation kayong bumili at committed kayong bayaran ito para hindi masayang ang pinaghirapan ninyo.
So, for this case, hindi na marirefund yung reservation at saka yung 8 months na hinulog yung sayang yun, guys. So, kailangan yung pag-aralan. Please, pag-aralan niyo. I-check nyo sa kayong mag-asawa kung kaya ba yung cash flow nyo bayaran yung property. Okay? Always pag-aralan mabuti yung ano yun nyo, yung budget nyo. Importante yun. Good day, sir. May nakuha po kaming condo sa Davao City. Under, I don't want to say the developer. Mata-turn over ito sa March 2020. Oh, next year na yan. Naglindol po sa Mindanao ng 6.4 magnitude, which is recently nangyayari yon. Until lang may mga aftershock. So, I hope safe po kayo dyan. As per the developer, magnitude 7 to 8 daw ang sa resistance ng condo. At nangyari po na may mga cracks ito sa lahat ng condo. Ito ang may mga crack. Okay? For peace of mind po, of safety ng pamilya ko, I plan not to pursue the unit. Kasi hindi ko na rin magamit sa business kung paparentahan. Kasi alam na ng mga tao na hindi na safe ang visible ng mga cracks. Pwede ba bang i-full refund equity ko? Kasi naman po, ang problema, sir, yung tao po nila, ang problema. Medyo palit-ulit, no? So, di ba ako mag-back out kung ako okay ang tawar nila. Sana po ay may advice po kayo sa akin. Salamat po. Maganda yung case niya. Kasi recent na, lumilindol. And ang lindol is an unfortunate event. Hindi makontrol na sitwasyon. And ang maganda dito, nasira yung binili niyang property. Ang maganda sa sitwasyon na ito, hindi pa nata-turn over ng developer sa buyer yung property. So, ibig sabihin, asan yung sole responsibility? Wala pa sa buyer. Nasa developer. Sa seller. So, nasira ito habang ginagawa. Ito lang yung mangyayari dito. Maaring hindi ito mata-turn over ng March 2020. Dahil nasira yung property. Pangalawa, safety. Yan ang sinasabi mo. Safety, nasira yung property na nagkaroon ng crack. Hindi naman gusto ng developer yan. Ang nangyari yan. Dahil lindol yan eh. Hindi natin makontrol. So, alalani natin na isa sa mga, isang fact na talaga, yung mga lindol, typhoon, sa property yung nangyari yan. So, ano mangyayari? Siyempre, before you turn over yan, sa inyo, as buyer, so, kung ano naman kayo dyan, dito sa video na ito, siyempre, i-re-repair yan. Aayusin yan hanggang maging safe. Kasi po, bago kasi i-turn over yan sa buyer, dadaan pa yan sa inspection ng engineering office doon sa bayan na yon, which is Davao. And, siyempre, before kayo bumili ng property, dapat alam rin ninyo yung developer, ano yung background nito. Importante rin yung alamin nyo. Kasi kung sa mga mangyayari, kaya ba niyang isalba yung project? Meron ba siyang kakayanan na maayos yung mga ganitong sitwasyon? So, kung na-check nyo yan at kilala naman siya, meron siyang capability, ayoko rin Tagalog yung capability dahil kasi ang hirap yung Tagalog, kailangan pa rin yung pag-aralan yun. Ang maganda dito, si developer pa rin ang mag-aayos ng mga repairs at mga ayusin doon sa tower. Ang problema lang, baka hindi na rin ito ma-turnover at the time of the turnover. Since, intindihin nyo na yun. Kasi, hindi niya kakayanin. Kasi, nasira nga eh. May nasira. So, yung turnover, maaaring pumunta na kayo sa opisina, sa main office nila, itanong ano yung mga mangyayari dun sa project. Ano yung updates? Ano yung magiging hinatan doon sa project ito. Unless, kung talagang hindi na safe. Sinabi na, hindi na safe, hindi na kaya. Doon kayo mag-uusap at mag-negotiate ng developer.
case-to-case basis tayo, guys, ha? Case-to-case basis pa rin tayo pagdating dito. Situational kasi ito, eh. Maraming may mangyayari. Sabi mo, advance ako mag-isip. Hindi ako advance mag-isip. Kaso, kailangan pa rin natin ipakita yung mga situation about this kung ma-apply yung law. So, iba yung case niya. So, doon mangyayari yon. So, I hope meron kang feedback about this kasi gusto kong ma-monitor yung sitwasyon mo pagdating dito. So, just message me on our official Facebook. Okay, guys? Okay, I just give maximum of 3 to 4 questions for video para kasi kung paulit yung sitwasyon or yung question, hindi ko na inuulit. Nasa ibang video yon. So, check the videos. Hi, good morning po. May kinuha po kaming condo. Nag-bide na po kami ng reservation fee ng 4 months. Down payment. Hindi na po namin kakayanin magbayad pag loan sa bank. Naiingayon na po kami kumuha ng condo dahil maganda daw po investment invented daw sa pagka-turnover. Hindi po namin naisip, sobrang excited sa investment. Ano yan, ha? Sobrang excited sa investment. Na paano kung hindi maibenta kagad? Siyempre nga po naman, kami magbabayad habang hindi pa mabenta. Ayaw na po namin sumugal at umabot pa sa ganon. Kami na rin po karanti ang binabayaran ng bahay, malaman sa baka hindi na kami ma-upload sa banko. Alam namin po, sa agent namin ay gusto ko po inawin. Sabihin ng agent namin na hindi namin matutuloy yung pagkuha ng kondo. Ano ba ang pwede namin gawing steps at salamat po? Sabi-repress story yung tanong. Kasi bumili siya ng investment, di ba? Na kondo. Kaso may binabayaran siyang bahay. Okay, ito na yung tinatawag na practical ways. Kaso sa akin lang dito, sinabing excited siya bumili ng investment. Hindi naman masama magkaroon ng rental investment. Kumikita ka dyan. But dapat pag-aralan ni rin ninyo yung ROI nito, yung tinatawag na return on investment, kung talagang kumikita kayo. At pangalawa, dapat bago nyo binili at nag-reserve kayo, sayang kasi talagang magbaback out kayo. Bakit? Kasi nagbabayad ka ng bahay. Isa na yun. Tapos bibili ka ng condo. Ang tanong dyan, tapos mo naman bayarin yung bahay mo? Alam mo, dadaan ka pa sa banko para ma-approve yung bank loan mo. Kung hindi na-approve yan, masakit yan. Papasok ka sa tinatawag na in-house payment, which is mas taas ang interest. Ito yung mga sitwasyon na lagi kong pinapaboy sa aking mga buyers. O sa mga client ko, sir, nagbabayad ka ng isang property. Tapos nung mag-additional kayo, dapat responsibilidad ninyo i-evaluate yung financial capability nyo kung kaya na kayong bumili ng property. Walang masamang bumili ng property unless kaya nyo. May mga tayong clients na kaya niya yun kasi mataas ang kanyang financial capability siya or ninegosyo siya. Talagang gusto yung bumili ng property, malaking kinikita niya dahil malakas yung negosyo niya. Walang masama doon. At pag-aralan niyo. Kasi dito nagkakaroon ng problema. Sobrang excitement, nakakalimutan na yung target ninyo. Realidad na, kaya ko ba itong bayari yung property ito? Itong ganitong sitwasyon, dalawang babayaran ko. Kaya always check niyo yung financial statement niyo or yung financial roadmap niyo sa pagbili ng property. So, kasi magandang magkaroon ng property, kaso dapat pag-aralan. Yan lagi ang sinasabi ko. Okay? So, hindi lang based for excitement. At pangatlo, ito pa, additional lang. Medyo hindi tinulungan ng agent yung buyer. Meron tayong tinatawag na real estate ethics. Real estate ethics. May ethics tayo mga brokers and salesperson. Dapat ibigay yung right information and sabihin talaga na, sir, kaya nyo ba ito? Nabayaran yung dalawang yung property? Kasi bibigay yung pangalang property. Dapat sinabi na ng ahente.
Kasi dapat, hindi lang habol sa pagbebenta. Habol mo, alam ko gusto mong maghabol ng komisyon or maghabol ka ng target mo. Kung hindi na makakayan ng buyer mo o ng client mo, huwag mo na ipilit. Kasi babalik rin sa'yo eh. Bakit hindi mo sinabi na hindi ko kaya? Bakit hindi mo ako chinek na gano'n? Maaaring magalit pa yung client mo, masira yung pangalan mo pag sa pagbibenta ng property. Alam natin sa negosyo, ang pangalan ng isang tao o pangalan mo ay kailangan mong ikit para magkaroon ng tiwala. Kung maaari naman, tao man tayo nagkamali, maaari tayo mag-sorry at ayusin yung mga dapat ayusin. So, responsibility ninyong i-check or i-re-evaluate ang buyer kung compatible siya dun sa buyer niyo. Kung yung financial capability niya, kaya bayaran yung property niyo. Guys, wag lang maghabol ng benta. Tulungan ang kliyente at makumit yung kanilang dream home nila. Ganoon ang ating responsibilidad as a seller. Okay guys? Sir, question about sa binili kong house and that. Bali, tapos naman bayaran yung down payment. Pagka-visit namin sa site, sa duplex build, pagka-visit namin sa site, is duplex at hindi nakatayo na ang house sa contract po. Sa contract po, para mali yung Tagalog niya. So, sa contract po, single firewall po ang binigay. Pwede ko bang i-refund po naman ang down payment? Thank you po. Then answer in advance po. Okay. Medyo ano ta, maganda yung kanyang question. Kasi ito sa contract, sabi daw single firewall yun. Kung single firewall, iba eh. Kasi may, baka ano eh, technical term to, baka hindi nyo maintindihan. Or mahirapan kayo. Sa properties, pagbili ng bahay, sa bahay pa lang tayo, wala sa condo. Sa property or sa pagbili ng bahay, may iba-ibang design ang bahay. May single detach, twin pods, mga ganun bang bagay. Single firewall, townhouse, mga ganun, duplex. Maring single firewall kasi duplex eh. Kasi nakadikit. But it depends pa rin yun. Dun sa kontratang nakasulat, ano yung design, ano yung floor area, ano yung mga kailangan alamin. Ang mahirap kasi dito, baka hindi na-explain ng seller, ng ahente o ng broker, ano yung design na binibigay ng seller. Kaya yun yung mahirap. Kaya i-check nyo pa rin yung design na always check. Dapat sa mga buyer, i-check nyo yung kontrata. Ano yung na-design nyo yung binili? Ano yung pinili yung bahay? Yan. At magtanong. Kasi iba kasi nahihiya o hindi talaga nila maintindihan. Magtanong kayo kung hindi nyo maintindihan. Kasi bakit? Kayo yung may bili. Kayo ang may responsibilidad. At kailangan, magtanong kayo dahil kasi paghihirapan nyo yun eh. Di ba? Okay. Sa seller naman, explain. Ayan lang. Explain po, ipaliwanag po. Ito po yung design. Ito po yung design nito. Ito yung itsura nito. Gusto niyo po ba ito? Yung ganito yung design? Para hindi ka mahirapan. Kasi ito yung nagkakost ng miscommunication at hindi natutuloy yung sale. Kung mahirapan ka, napipending din yung commission mo. Tama. So, I always meet yung minds ng dalawa, yung seller, which is yung developer, at saka yung buyer. So, kailangan, kaya nga tayo sales agent or broker, ikaw yung middleman, ikaw yung nagko-connect ng dalawang messages. Dalawang importante, yung need ni buyer at saka ni seller. Mag-meet kayo. So, remember guys, ito ay skills na kailangan pag-aralan nyo. Yung communication skills. I-communicate nyo kung tama ba to, nakasalit ba to sa kontrata, satisfied na ba kayo sa binili nyo, gano'n. So, at marami pang iba. So, i-check nyo pa rin, ha? Gano'n.
Ang daming mga situation ng ating na-encounter ngayon for the this video at marami pang mangyayari at magtatanong. And always remember guys na we always help our clients the best we could sa knowledge na binibigay ko about real estate properties. And don't forget to follow us to our official YouTube channel and our official Facebook page. And follow me on my official Instagram. So, marami tayong ano. So, you can communicate me with that about your real estate concern. So, guys. So, ito lang. Last note lang. Always be responsible sa financial capability nyo sa pagbili ng property. Ang pag-refund ay hindi basta-basta. Okay? So, dapat yung pag-aralan sa pagbili ng isang property. So guys, magandang araw sa inyong lahat and have a great day and see you to the next video. So don't forget to press the subscribe button and the bell button. So have a great day guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.